Nay, mahirap na talaga yung nararamdaman ko kasi gustong-gusto ko mang gumaling. Nakatatlong doktor na ako. Ako si Myla Sason, 43 years old from Kabetikan, Bacolor, Pampanga. Ito ang aking kwentong Salveo. September noon, nung pagising ko ng umaga, yung parang morning sickness, sobrang nahihilo ako, tapos nasusuka ako na wala naman akong naisuka sa umaga. Tapos nung magpadoktor ka na, sabi ng asawa ko, kung ganyan na kasama yung pakiramdam mo, sabi niya. Sabi ng doktor, kaya ka nasusuka kasi based on your x-ray, may fatty liver ka, sabi niya. Siguro nakuha ko yun, doc, dahil nung dati hard drinker ako, sabi ko. Nakaka-twice kami o kaya thrice kaming umiinom ng mga kasama ko. Kaya ganito siguro ang pakiramdam ko. Yung balisa, yung pawis na nilalamig ka, tapos hindi mo alam kung ano yung meron kasi nag-blood chem ka, tapos binigyan ka ng gamot, wala pa rin. Sabi nila, mataas yung presyon mo, kaya ganyan, kailangan mong uminom ng gamot, meron ka ding acid. Tapos nung hindi talaga ako gumagaling kasi ganun na ganun pa rin, hindi pa rin ako makakain. 3 months akong nahirapan doon. Talagang tinitiis ko lang para sa pamilya ko. Gusto mong magtrabaho, hindi ka makapagtrabaho kasi nga yung sakit na nanghihina ka, nakahiga ka na lang. Anong nararamdaman mo? Ba't ganyan ka? Hindi ko na kaya na ako. Ipag-pray mo naman ako sa umaga. Oo, sige, mag-pray tayo sa umaga. Everyday, 1 week yon pinapag-pray niya ako dahil feeling ko nga mamamatay na ako dahil sa sobrang hina ko, hindi ako makakain. Tatayo man ako, kakain ako na sa lamesa ako. Nakaduko lang ako sa lamesa, hindi naman ako makakain. Kasi sabi ng anak ko, Ma, pag may sakit ka, damay kami lahat. Siyempre, sabi ko, hindi ako makapagtrabaho kasi nga, mahirap yung nararanasan ko ngayon. May sakit si Mama, sabi ko. Tapos, sabi ng biyanang ko, Mga di ka lagi. Anong sinabi kang kapampangan, pero sabi ko, Nay, mahirap na talaga yung nararamdaman ko kasi gustong-gusto ko mang gumaling. Nakatatlong doktor na ako. Pag early in the morning, hahanapin niya ako. Wala ako noon. Nandun ako sa hospital, nagpapacheck up ako. Tapos aabangan ako niyan pagdating. O, kumusta yung konsulta? Weekly ka na lang nagpapalit, di ka gumagaling. Inumin mong maigi, tsaka mga di ka. Lagi niyang sinasabi. Sabi ko, ginagawa ko naman yun, Nay. Sabi ko, kaya lang hindi ko naman talaga kaya na. Sige, sabi ko, kung naririnig nyo man ako, sumisigaw sa Teresa ako, naninikip yung dibdib ko, pabayaan nyo lang ako. Gusto ko lang ilabas yung nararamdaman ko kasi feeling ko hinang-hina ako, sabi ko. Na-stress na rin ako. Tapos nung umiinom na ako ng barley, nakaka-dami ng tulog. Tapos minsan yung pagkain, pag nalingat ako ng paggising sa madaling araw, hindi ako nahihirapan matulog ulit. Vitamin siya at the same time, ma'am. Hindi na ako nahihirapan kumain. Kahit nga bawal minsan, ma'am, iniinom ko na kasi hindi ko ramdam na may sakit ako with barley. Kailangan lang na inumin mo ng maayos. Mapapagaling ka. Ayun, ma'am, pag umiihi ako sa umaga, ang puti, tapos minsan kapag napapasobra ka sa kain, makikita mo yung parang may mantikang tulog. Yun yung siguro yung fatty liver ko, oo, fatty liver ko, ma'am. Kahit yung pagdudumi mo, magiging regular siya kasi nilalabas niya yung toxic sa katawan natin. Hindi mo na kailangan na umisip na kung paano mo ilalabas yung nakain mo na masasarap na pagkain. Ang gandang pakiramdam kasi kahit na nagagawa mo na hindi mo na iniisip yung sakit mo na naranasan mo before na ang hirap, almost 3 months na feeling mo mamamatay ka na dahil umayat ka na sa kakaisip mo kung paano ka makakabawi ngayon. Ginagawa ko na lang siya na vitamins kasi pagising mo sa umaga, 2 scoop lang, parang the whole day, ma'am, energetic ka na. O tapos sa gabi, kahit isang scoop lang, masarap na yung tulog mo. Siyempre, kinabukasan yun, iniisip mo na agad mga trabaho mo, ang gaan na lang sa pakiramdam. Hindi mo na mararamdaman yung pagod mo. Kasi noon,
4 days lang yun, ma'am, nag-lighten na. How much pa kaya yung isang buwan, dalawang buwan ka nang iinom? So, yung barley talaga yung ano, solution sa mga sakit na in general na po kasi yung ano, nagagamot. Sa mga may fatty liver dyan na marami nang iniinom na gamot, na sa araw-araw, hindi ilang beses kayo iniinom ng gamot, ito yung para sa inyo, Salveo lang.